Now, mga brother, we will now move forward sa ating draft picks. So we have Team Synchronized versus Inferno Esports lower bracket. So yan. Maganda to mga brother. Sinong manalo dito? Lalabanan nila bukas na, lalabanan nila sa lower bracket ang Team King Langkit sa Gapo. So sinong mananalo doon between the two? 'Yun ang lalabanan ng best of 5 series sa Team Imba Sambales. So yan mga brother. So now first man coming from the Team Synchronized would be the PNK, the Popol and Kupal. The PNK na lang Popol and Kupal, leche. Your team is banned. Shit, na wala yung mga comments. Wala yung mga comments ko. Hindi ko makita. Hindi ko makita, men. Arlene! Check mo ngayon live kung nakikita yung comments. Your team is banning. Ha? Nandiyan yung comment section, meron? Walang comment section? Your team. Ayan, yan, okay yan. Hindi ko nakikita dito mga brother. Wait lang, tinitignan ko lang ha. Your team is picking. Okay, hindi ko makita. Mamaya na lang siguro. Pero ito, focus na muna tayo dito mga brother. Last game of the day mga brother. First pick coming from the Team Synchronized would be the Yuzong that will go to Rogbu Panigurado mga brother. Siya ang offlaner nila. Then we have, tignan natin kung ano nga. Bans are Claude and Link. Then Atlas ata ang magiging prospect dito ng Team Inferno Esports. So far, Atlas is a very, very viable pick as a tank on almost all teams mga brother. Nakikita nyo, depende na lang talaga sa gumagamit dyan. So yan, so Atlas has been picked by Team Inferno Esports mga brother. And then Team Synchronizing na natin kung anong ipaprioritize sila next. So we still have offlaners and support. We still have Kaja open, and then we still have Valier, Louis, marami pang open. We still have Johead open mga brother. Ang dami pang possible na dito. Johead, knowing Team Synchronized, they always go for the Johead, which as nakita nyo kanina na ginawa nilang first pick yung Johead sa game 3 nila. Pero eto mga brother, Hi will lock in the Kupra. Then we have Ringa locking in the Johead mga brother. So tingnan natin ano mangyari. We still have the Kimi, knowing the Team Synchronized Kimi. We still have Bruno, we still have Harit, we still have Granger. Ang dami pang Lancelot is also open mga brother. Yan, ano muna tayo. Your team is banning. So, nilock in na ang ating Gary dito mga brother. Hindi na nila bibigyan ng potential late game dito na marksman ang Team Synchronized. So, sinisecure na dito ng Team Inferno Esports ang laban. So, yan. Maganda to mga brother. They banned Lance. Ewan ko ba't nila binan yung Lance. Siguro may threat para sa kanila yon, or may nakalaban ba sila. Lance na malupit turns. Diba? Depende na yan mga brother ha. Hindi ko makita yung comment section ko. Nawala oh. May napindot ba ako kanina? May napindot ata ako eh. So now, we have a Selena ban on the side of Team Synchronized. Kailangan nila makabawi dito. Man. Then we have Uranus sustain. So both side lanes mga brother are sustain lanes. So we have side lanes Tamos and Uranus mga brother. I would go for the Valir for this against this team comp na meron ang ano. Or Farsa, pwede rin Farsa. Tingnan natin ha, Imba Sicilian to. Tingnan natin kung gagana ang Sicilian dyan. Against Akari, malakas yun. Pero ito, locking in the Louis and the Bruno, mga brother. This is a 1-3-1 setup. So we have here a Bruno funnel and the side lanes. Side lanes Yuzong and then Johead. And then we have a support Louis and then a tank Kufra from the side of Team Synchronized, and then for the Inferno Esports locking in the Kaja. So this one, ayaw mo ko bakit hindi sila nag-go sa Kaja, but kasi Kaja is open mga brother. Pero since I don't know the plan behind the draft, pero tignan natin mga brother. Purify coming all over the place mga brother. We have 3 Purifies for the Team Synchronized and 2 Purifies from the for the Team Inferno Esports. So now mga brother,
It's just a matter of time kung para masubukan natin ang kanilang lineup, mga brother. Mamaya, eto na. Let's move forward sa ating loading screen. And then, this is a best of one game, mga brother. So, sino manalo siya abante sa lower bracket para kalabanin ng King Langkit sa Gapo tomorrow. Then, sino manalo doon advance sa finals natin. Kalaban ang Team Imbas ang Balis na nag-aabang. Diba? Perang-pera ng mga yun, mga brother. Let me introduce both teams. So, we have here for the Team Synchronized, Wendell for the Louis, Rogbu for the Yuzong, Hi-Hi for the Kufra, Rinka for the Joyd, and Leo for the Bruno. Then, whereas dito naman sa kabila, ang Team Inferno Esports, we have Suchi for the Atlas, Chelsea for the Thamus, Kulas for the Carry, Yujiro for the Uranus, and Fuji for the Kaja, mga brother. So, yan. Tingnan natin, mga brother, knowing them, upper hand dito ang Team Synchronized with their rotation and gameplay. Pero, tables can turn at any time, mga brother. So, hirap magsabi lalo na meron silang carry. So, now, abante na tayo, mga brother, sa Land of LOL. Ito na, mga brother, a Land of Dawn pala. So this is a they will first go for the so this is a pause. Okay. Oh, di pa tapos yung dasal, mga brother. Tingnan natin, ah. And sino pa post? PM pag-resume na. Ayan, red ping. Sabi ko, kaya sabi ko check ping eh. Pero ayaw nila mag-check ping. That, eto, in-game to, mga brother. Problema yan. Gina ba? Gina daw eh. Let's go, mga brother. Resume na naroon natin. Ito na. We'll now go back sa ating game. So, ito, very passive lang, mga brother. They will just go for both red. Pareha sa marksman, na they will go for the red. Then, the supports will go to the mid lane just to clear the minion wave and prevent any advances coming from both teams, mga brother. Yan. Pero masyado ata malalim si brother Yujiro dito. Oh, napaginitan na brother Rinka together with Leo. Nice pick of Dawn coming from Rinka. Sayang kasi hindi nakuha ni brother Leo since meron siyang bounty hunter. Pero at least nakakuha sila ng pick of Dawn at pick of combo Dawn together with Rinka. Yan. Nice move coming from Leo and Rinka sa bottom lane. Masyado lang ata maasim ang ginawa ni brother Yujiro Dawn. He should have not the first time na nakita niya na nandun na mamba out na kagad. Hindi niya na tinulak pa. Pero dito, ejector coming from Rinka. Flicker out si Fuji. Pero grabe naman ang potential na. Grabe naman ang crowd control meron dun sa yin and yang si brother Wendell. Tignan natin, may steal niya ba ito? Ma brother! May steal pa nga ni brother Wendell. Nice move coming from brother Wendell, ha. Dininay niya ng buff. Dito ang carry now. Mahirapan dito. Sakit! Grabe ng crowd control! Grabe! Wendell is very aggressive and at the same time being very cautious. Pero ito, nice move coming from brother Hi-Hi, makakamabout pa nga. Flicker out coming from Hi-Hi. Very aggressive, ayaw na nilang bigyan ng pagkakataon dito ang Inferno Esports na makahinga. They don't want a late game carry, mga brother. They want an early game Bruno to they want an early to late game Bruno, mga brother. Gusto na nilang tapusin to. They want the late game, they want the win. Wala na silang dapat palagpasin pa, mga brother. Nice move coming from the team Synchronized with a 2-0 lead sa kills, mga brother. Now objective boys na lang, bumalik sila sa objective taking dito. Kulas trying to farm, trying to make sure na makabawi siya doon sa mga nawala sa kanya na farm at time, you know. So we have pickups after pickups, mga brother. So wala pa naman natitake dito si brother Lewin kahit dahil naka bounty hunter siya. So kills for Lewin will be deadly dahil dadagdag ang pero pumasok dito si brother. Nice one, nice move coming from brother Rogbu. Si Puji Delicado, Puji down, mga brother. Hi-Hi and Rogbu connection, mga brother. And then we have here top lane Wendell and Leo combination, mga brother. And tignan natin na aggressive gameplay na dito, hindi na makaporma si brother Chelsea is being aggravated by pero ito, tignan natin si brother Hi-Hi makasurvive pa ba, pero wala pang damage masyado coming from our carry here. Carry is left out dito, mga brother, dahil mahirapan siya, wala siya mana. Pero ito, objective taking lang si brother Lewin. Alam na ata nila, so
may nakuwata sila sa team Imbas Ambales. They just want the objective, the turret. Turret lang, one turret after another, pero masyado malalim si Joid. Nag-take din dito. Nag-cutling ka, magka-cutling din ako. Pero Yujiro trying to pick off a brother Inga. Pero may ejector pa to, I know. Pero meron pa tayo dito rin na turtle. So we have here a dive coming from Brother Rogboot. Flick out coming from Suchi. Pero grabe naman to sa pagiging aggressive si Brother Rogboot using with the Yusong. Pero ito si Chelsea. Muntik pa nga doon si Brother Kufra natin. Pero makaka-out doon si Brother Hi-Hi. Lewin now trying to focus on the turtle and the objective. They need this mga brother. They want to take the early game and control the map. So meron na tayong one turret down on the top lane. On the medyo lamang nasa top vision dito ang team Synchronize. So medyo so far Synchronize ang galawan nila dito mga brother Hi-Hi try to set up, pero level po na to, may fatal link sa to mga brother. Nakita nyo naman ang potential at ang sakit, the damage potential na nabibigay nitong ang Yin and Yang skills coming from Brother Wendell using the Lugi mga brother. Pero ito, checking the brushes, Suchi medyo delikado, nararamdaman niya ang bouncing ball damage coming from Brother Hi-Hi. Masama ang plano dito on the bottom lane. Rinka bush lang din, brush after brush, masyadong malayo makakasama niya mga brother. Pero alam niya ni Brother Rinka yan, nararamdaman niya na. Pero Fuji has, ayan na, masyadong malalim na. Fuji has divine judgment, patay dito si Brother. May flicker out ba si Brother Rinka? Na pag flicker out pa nga, pero sa likod Brother Wendell together with Brother Hi-Hi, makabaka pa. Pero Fatalix activated sa isa lang. Pero ang ganda ng combination doon together with the Cobra Hi-Hi Wendell combination mga brother. Kasama pa si Lewin Wendell Hi-Hi connection mga brother. Combolicious at its finest mga brother. Grabe yun, Tyrant's Revenge mga brother. Plus The crowd control Yin and Yang skills coming from Brother Wendell using the Lugi. Plus the ulti coming from Leo and the normal critical damage coming from Lewin is deadly mga brother. Carry, nagpa-post, kailangan niya magdasal saglit nga lang mga brother. Tatapusin niya lang yung ama namin, di ba? Hail Mary full of grace. Kailangan nila, with faith, you will win. With prayers, you will win. Yun ang paraan. This is one way of winning, mga brother. This is the post method, ang tawag natin yan. Pero maganda yan, post ka muna. Pag-usapan nyo, ano bang plano? Ano bang nangyayari? Di ba? Anong plano natin next? Sige, boss. Dalawang 5 minutes. So yan, nagpa-posan sila. Nag-crash daw yung ML ng isang campaign nila. So yan, hayaan natin yan. Pwede naman sila mag-recon dyan mga brother. So pero kung hindi ka na makarecon after 10 minutes sa post time mga brother, sorry. No? As much as I want to, problema yun. Kasi in-game na eh. Gina. Trying to ask kung game na ba? Game, let's go. Resume na daw mga brother. Mukhang nakabalik na sila dito. Let's go back to the game. And the bottom lane will be taking care of Brother Wendell and the Lewin. So, I cannot forget the Hi-Hi Wendell combination though. That is YY, no? Wendell and Hi-Hi combination mga brother. Pero si Fuji dito nag-check brush pero napasama pa ata. At sa di mag-ejector. Pero grabe nga naman ang Yin and Yang crowd control coming from Wendell. Wendell, ang sakit ng ginagawa mo. Wendell, bakit ka pinanganak? Anting din ang ginagawa mo on the back lane. Pero ito, Rogue, trying to be aggressive. Middle lane, taking care of Brother Lewin. Lewin is just doing his job on the back lanes. Free hitting, trying to take the objectives. Ang sakit dito ng Yin and Yang combination plus the crowd control plus the damage. Pero ito, flicker in! Ang ganda ng hatak to, Divine Judgment. Pero nakataas bata si Lugi. Pero sama, dito pasok si Rogue Boo. Pasok si Brother Hi-Hi. Nakatake dito, 1-for-1. Pero Lugi sa trade doon na nangyari ang team Inferno Esports dahil namatay ang carry. So that is a core trade with a support trade. Ang sama nun mga brother. Napatay yung support pero namatay ang core nyo. So Suchi, Lewin took the turtle plus the kill for the on the Atlas mga brother. Now Lewin is 2-0-1 standing. Tignan natin ang item natin mga brother with Lewin. Rogue, dito tayo masyado, si Rogue masyadong aggressive eh. Dito tayo sa kanya, focus tayo dito mga brother. Rogue, very aggressive, kill niya pa nga si brother Tamus doon. Para
And now, papa pa nga ang ating Shenron, mga brother. Papasok pa ba si brother Ayha? Hindi na lang. Hindi, pinasok pa nga, mga brother. Wala atang Divine Judgment, bouncing ball, just to get out of the mess. Pero ito, Rogue Boy and Hi-Hi connection, mga brother. Alam ni Hi-Hi, mag-backup sa bawat lanes, mga brother. Ang ganda ng ginagawa niya. Pero ito, makikita mo, wala pa namang endless battle dito si brother Lewi natin using the Bruno. Pero carry, ang layo ng farm niya, 2-6 versus 4-8 Bruno. So, delikado to kasi lahat sila halos 4K papunta ng 3 and 4K. Pero to tignan natin, ano nangyari, mga brother? Brother Wendel, mag-isa lang nga lang! Napasama ata dun! Naiwan siya dun, mga brother! Pero meron siyang transion! Ito, Fatal Links activated! Pumasok dun si brother Hayay at napasama nga naman dun! Yujiro trying to chase brother Hayay. Lewin trying to preheat on the back lanes, mga brother. Pero ito, ang ganda na pasok ni brother Rogue Plus! Nakapatay pa nga sa bottom lane! Nakapatay rin dun si brother Lewin! Napasama pa nga ang chase doon na ginawa ni Suchi, ni Yujiro at ng ating carry, mga brother! Pumasok ulit! Mambain ulit si brother Hayay and pre-hitting Lewin being Lewin with the pre-hits, mga brother. Carry, nararamdaman, kulas down, triple kill for Lewin, mga brother. Nice move coming from the team. Synchronized, Rinka doing his job on the bottom lane. Napatay niya pa nga doon si brother Chelsea. Oh my G, mga brother. Ikaw na'y lumamang, biglang ikaw pa ang nalamangan. Ganun yun, manluloko ka at naloko ka, di ba? Ikaw manggagang, ikaw pa nagang. Na-baited ka pala. Ja-baited ang tawag ng mga brother. Now, Rogue trying to steal the red buff from the side of a team Inferno Esports. Inferno Esports needs to do something about this, mga brother. They need, alam mo, mga brother, for me, kung alam pinamatali nilang gagawin dyan, mga brother, is to one by one pick off. Huwag na sila sumabay ng clash. Alam nila yung potential, pero ito, free hit dito. Divine Judgment coming from Fuji. Sa Atlas, popping out the Fatal Links, mga brother. Mamamatay na ata si brother Hayay. Pero si Kulas, grabe nga naman. Free hitting din at the back lane. Pero si Rogue, binabaks out niya si Kulas. Kulas, backing out lang, mga brother. Si Lewin, sobrang free hit dun, mga brother. Walang damage si Lewin dun. Walang damage ang ating Bruno. Pero sa likod, Rinka, going for Chelsea. Pero makaka-flicker out, mga brother. Top lane, madedep dito ni brother Yujiro. They need a late game. They need a late game, mga brother. They need to at least divert the attention, mga brother. They need time. They carry needs time for farming. Kasi si ang ating carry dito, mga brother, as you can check. Pero tignan natin to si brother Rinka. Rinka is planning something na medyo hindi maganda. So here, mga brother, nakikita mo, 6-8 versus a 3-9 carry. Carry, papunta na ng 4K, papunta na ng endless battle. Whereas ito si brother Lewin natin. Ay, pero Divine Judgment coming from a... Naku po, ang sakit nun. Mamamatay si brother Lewin. Fatal Links pa connected dun, mga brother. Pero ang sakit na crowd control. Meron ang ating Louie with a double kill, mga brother. Holy. That is a 2-for-1 trade. Coming from the... Although maganda ang naging trade dahil nakuha nila ang panel. Pero in exchange, we have 2 kills coming from the side of Team Synchronized. So hindi, they will not go down without a fight. So namatay ang kanilang core, dalawa ang katumbas nun. So they killed Suchi using the Atlas, they killed Chelsea using the Tamus, mga brother. Now, maganda, ganyan, kailan din lang nila napatay na maaga si brother Lewin para wala na sana casualty. Pero kung napatay nila na maaga yun, isa lang casualty, wala sa casualty sa kanila. So yan, Rogue popping out the Shenron. Tingnan natin Dragon Form. Pero pumasok, ang ganda ng pasok doon ni brother Hayay. Pero ito, Suchi, meron pa itong Fatal Links dahil meron niyang breathing time. Ang ganda ng dive doon. Hayay delikado, pero free hitting Wendel sa backlanes. Yujiro trying to bully everyone on the backlanes to, mga brother. Purify being popped out, mga brother. Ito, tingnan natin si brother Rinka on the backlanes. Pero ang ganda naman doon, mga brother. Ang ganda ng ejector coming from Rinka using the Joyhead, mga brother, plus the SS. Ito na sinasabi ko, na take na. Two are down. Now they will go for the objective, which is the Lord. Lord is now being taking care of Lewin, Rogue, and Wendel. Now we have a boxing out and brush checking Hi-Hi. So Hi-Hi should not give an opening for Yujiro. Hi-Hi going for the dive, pero wala na, mga brother. Eto na, tignan natin kung anong mangyayari. Panakot ng pala yung SS doon ni brother Louie just to shook the team Inferno Esports. Pero they need, kasi mga brother, if you have a Kaja on the lineup, maximize Kaja. Use Kaja wisely. Pero masama ang hatak na ito, mga brother. Kasi hinatak niya pa si brother Hayay. Pero nga lang, Rinka, killing Kaja. Fuji down, mga brother. Pero pasok bigla. Ang ganda pasok doon ni brother Hayay. Hayay with the... Naku, clutch SS from Hayay, mga brother. Plus clutch. Ang kanyang pag-backup doon, Yujiro. Being feeling the pain from Lewin's kick, mga brother. Grabe, Hayay. Just trying to show...
to shake lineup of Inferno Esports, pero wala na mga brother. Brother Kulas, naramdaman, ang sakit ng crowd control, napapurify pa nga. Tingnan natin mga brother, Lord has entered the building mga brother. Yan na, free hit na lang dito, pwede na lang objective dito. Now, Synchro, oh nako po, ang ganda ng Fatal Links mga brother, pero nako flicker out pa, plus the crowd control, yin and yang mga brother. Wendell is the MVP shit of this game mga brother, ang ganda ng backup niya lagi, pero ito, ang lalim masyado ni brother Lewin, pero nahatak pa nga siya, Divine Judgment, survive pa nga. Rogue Boo is now on the back lanes mga brother, trying to be aggressive on any player of the team mga brother. Inferno Esports, trying to survive this game mga brother, minion wave clear lang, Suchi trying to box out, Wendell trying to poke everyone out on the team, Inferno Esports, pero ito, yung top lane nila secured, bottom lane and mid lane still safe, mga brother, I now open, 24/7 na open yan, pwede ka nang bumili, available ang mga alak dyan, pero itong top lane sarado pa, Suchi, masyado masama ata ang iyong pag-check, delikado yan, pero Rogue Boo is very confident, since meron siyang panakas, na with the dragon form, with the Kaido form, mga brother, so, that is not much of a threat, so tingnan natin mga brother, let's do an item check. Item check mga brother, carry papunta pa. Wala pa. Carry only has an endless battle. And ATP sa mukha. Just to let them know na kaya pa rin namin to. Pero ito, pumasok si brother. Hi. Pero ang kita na Divine Judgment doon mga brother. Just to stop the setup from our highest mga brother. Fatal Links activated. Pero hindi, naka-transion pa nga. Ang ganda doon, napatay pa rin si brother. Hi. Pero masyado malalim si brother Wendell. Rinka trying to back him up. Wala na mangyari mga brother. Isa lang ang na-take pero ang ganda pa rin meron sila na pick off coming from the Divine Judgment which is the Hi-Hi ang na-take doon mga brother. Pag ang ganda ng ginagawa doon, yun ang pinakamatalinong gagawin. Pag nag-dive si brother Hi-Hi using the Cupra, go! Divine Judgment, wag mo nang i-reserve para hindi makaset ang ating Cupra dahil delikado pag nakaset, pero nakita mo naman ang damage na meron ang ating Bruno mga brother. Bruno is very painful na at this stage of the game mga brother with his items, delikado na yan. Meron siyang Berserker Fury going for the BOD mga brother. Makikita mo naman, carry only has the endless battle. Just going for the golden staff. Late na late niya mga brother. Rogue Boo, makikita mo using the Yuzong with the BOD. Plus, meron na din siyang Queen's Wings. Plus, meron siyang Bloodlust Axe. So, masakit na yan. The Spell Vamp, masakit na yan. May sustain pa siya. Tapos si Louie, may naka-Divine Glaive. Meron pa siyang antay dito na Necklace of Jonas, pero delikado si Suchi dito mga brother, patay pa nga, ipapap mo na S mo, hindi na pinapap, tinipid na lang mga brother. Rogue Boo, hi, Wendell connection mga brother, that is what you get for checking the brush mga brother. You cannot check the brush na sa gantong item na meron ang kanilang core, pero free hitting Kulas, delikado, patay dito, pero patay pa rin ang ating patay si brother Fuji dito mga brother. Kaja is down, pero pumasok pa nga dito si brother Rogue Boo, sobrang aggressive, 1v1, 1v2 against the carry mga brother, pero Lewin is free hitting on the back lanes mga brother. Hi, killing the carry, 1v1 with the great one. Down ang ating carry mga brother, down ang ating down si brother Kulas, down din si brother Yujiro, spawn lang ni brother Suchi, Chelsea and Chusuchi. Fatal Links activated mga brother, makasiligtas ba dito si brother Wendell? Tignan natin mga brother, patay na si brother Wendell now, still defending, still holding on in the game mga brother. Well defended doon mga brother, they need the Lord, hindi na nila mapasok to basta-basta. May threat na from Kaja, may threat na from Atlas, dahil na ito, dahil si Atlas una sa lahat mga brother, fleeting time na. So Lewin is the only one alive here mga brother, so ito ang ating setup. Carry now is the golden staff. I'm guessing he's going for the gold rose. Gold rose na yan mga brother. Then medyo makuna to merong assault kiras ang ating Atlas. Then papunta na ng immortality. Then we have the Kaja with the necklace of Jalas and fleeting time. So continuous, madalas may spam ang ating divine judgment together with the fatal link. So tingnan natin mga brother, matitake ba na yan ng Lord? Pero dito si Ahe pumapasok. Rogue Boo popping up his ultimate mga brother. Tingnan natin, dragon form backlanes, pero nasa brush lang, hindi nila alam. Delikado ang lagay dito ni brother Lewin with the pre-hitting Kulas, pero naramdaman yon ni brother Kulas, the Siva coming from Lewin, Fatal Links being activated mga brother, pre-hit pa rin on the backlanes dito si brother Lewin, pero ito, babackup na ating Louie mga brother. Tingnan natin, ang ganda ng banat doon mga brother, survive pa nga. We have Fuji down, Chelsea down, Kulas down, Suchi down, the only one left alive is brother Yujiro, can you do it? Can you defend this, mga brother? Nice game, mga idol. It's a GG. Well played na ata, mga brother. So, now,
on the in the lower bracket. Na GG, well played for the Inferno Esports. Maraming salamat sa pagsali. But the dominant team was the team Synchronized. So Synchronized will go to the lower bracket finals, mga brother, and the waiting team would be the team in Basambales. So bukas natin 'yan, aabandihan mga brother. Tang ina. Good shit. Good shit mga brother. Ang ganda ng laban.